75 taon ng kasaysayan, 75 taong kwento ng pagsibol, pagsubok, pagsusumikap at pagyabong. Ito ang kwentong ipinunla, 75 taon na ang nakalipas. Magandang umaga, South Central Mindanao. Ngayong umaga, samahan niyo ako at ating sulyapan ang mga kwento ng nakaraan na humubog sa Gensan. Ako si Ann Santos, nagmula sa angka ni General Paulino Santos. Ito ang 75. 75 years ago, the SSS Basilan steamed into Sarangani Bay and dropped anchor on the shores of the Dianguas beneath the lordly Mount Matutum. Taong 1939 nang dumaong sa dating bayan ng Buayan, ang SS Basilan, ang barkong lulan ang may 62 settlers mula sa Luzon para mamuhay at manirahan sa lupain sa pangungunan ni General Paulino Santos. Pero sino nga ba ang general na binigang pugay at iniangat sa Bantayog? Sa sentro mismo ng siyudad, matatagpuan ang monumentong ito ni General Paulino Santos na nakatayo sa plazang inialay din sa kanya. Sa tuwing 27 na Pebrero, binibigyang pugay ang estrukturang ito bilang pakikilala sa kontrobersyon ng general sa kasaysayan ng siyudad. Pero kilala ba siya ng mga naninirahan ngayon sa lungsod na nakapangalan din sa kanya? Siya ang general sa kaniya itong mga panahon na nag-preside or nag-handle sa isa ka army or battalion, kaniya itong mga panahon na. Siyang murag founder sa General Santos, General Santos City, diri sa Kwan Jinsan. Hindi magod, may tagad diri kuya. Hello, rawa ko yung kamalo. Siya una nga ang una nakatungtong diri. Siya murag bayani diri sa Jinsan ba ko. Kay siya man ang una naka kanyo dani naka abot ani lugar ani. Mao na siya ang pioneering diri nang nalag mga tao sa una. Yeah! June 22, 1890, isinilang sa Kamiling Tarlac ang sanggol na mag-asawang Remigio Santos at Rosa Torres. Sa kanyang paglaki, pinasok niya ang military service sa pamamagitan ng Philippine Constabulary Officer School na ngayon ay kilala na bilang Philippine Military Academy. Taong 1914, nagtapos si Paulino bilang valedictorian at itinalagang pangatlong tinyente ng Philippine Constabulary dahil sa kanyang ipinakitang katapangan sa pakikipaglaban sa Lanao. Noong 1916 hanggang 1917, iginawad sa kanya ng nooy Governor Frank Murphy ang Medal of Valor. Nang maglaon ay naging gobernador siya ng lalawigan ng Lanao kung saan ipinamalas niya ang husay sa paglilingkod. Taong 1930, nang gawin siyang direktor ng Bureau of Prisons at itinayo ang Davao Penal Colony. Sa kanyang pamumuno, inilipat niya ang Bilibid Prison mula sa Maynila patungo sa Muntinlupa. Muli namang bumalik si Major General Paulino Santos sa military service noong 1936 at na-appoint ni dating President Manuel L. Quezon bilang Chief of Staff ng Philippine Army
bago itinalaga ang Administrator ng National Land Settlement Administration o NLSA. Sa panunungkulan, pinangunahan ng General ang relokasyon ng mga settlers sa katimugang bahagi ng Nooy Cotabato Empire. Sa kanyang masigasig na pamamahala, nabuo ang 6 na settlements o pamayanan. Ang Banga, Coronadal, Bulubulo, Tambakan, Tupi at ang Raja Buayan. Umupo rin siya bilang Commissioner ng Mindanao at Sulu sa panunungkulan ni dating Pangulo Jose Laurel. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, pinabunuan ng General ang Bureau of Constabulary sa ilalim ng Japanese government. Pinatawag siya sa Baguio para sa pagpupulong ng gabinete. Bago pa man mapaalis ang puwersa ng mga Hapon sa Pilipinas, nagibihag si General Santos. Ayon sa kwento, napilitan siya makipagsabwatan sa mga Hapones para maiwasan ang paglawak ng gulo sa Cotabato. At noong August 29, 1945, nasawi ang General sa Kiangan Mountain Province na ngayon ay bayan na ng Ifugao. Ayon sa mga nailathala, namatay si General Santos sa pagod, gutom at malaria na sinapit sa kabundukan bilang isang bihag. Sasalaysay naman ang kanyang aide na si Sergeant Juan Ablan, may mga gamot na itinurok ang doktor ng mga Hapones sa General na naging sani ng pagkasawi nito. Ang kanyang kamatayan hindi naging hudyat para ang alaala niya ay makalimutan. Ang dating Dabiangas na tinawag na Raja Buayan, isa sa mga settlement sa ilalim ng NLSA na dati niyang pinamumunuan, ay ipinangalan sa kanya. Matapos lagdaan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay ang Republic Act 1107 noong June 15, 1954, tinawag ang bayan bilang General Santos. Nanang Maglaon ay naging syudad. Ngayon, ang pamayan ng kanyang itinaguyod patuloy na sumusulong sa kabila ng mga pagsubok. Patuloy na kinilala sa iba't ibang panig ng daigdig, gaya ng pagbibigay pugay sa kanyang bantayog na itinalaga at sinasaluduhan. Sa ating pagbabalik, mas kilalanin natin ang General mula sa kanyang pamilya. Ito ang 75. Magpipitong dekada na ang lumipas mula nang mamatay si General Paulino Santos. Sa kabila nito, patuloy siyang binubuhay sa mga libro, maging sa makabagong media gaya ng internet. Pero higit siyang sinasariwa sa alaala ng kanyang mga kapamilya. Ito ang General Paulino Santos Museum dito sa Notre Dame of the Andes University. Dito, matatagpuan ang iba't ibang memorabilia ni General Paulino Santos. Mula sa kanyang medalya at mga pagkilala, mga liham, aklat, mga kagamitan sa trabaho, hanggang sa kanyang mga kasuotan at personal na gamit. Layo nitong ipreserba ang mga alaala ng General. Ito rin ang adikain ng kanyang unang apo na si Amado, anak ng panganay ni General Santos na si Rosa. This picture was of my grandfather, was painted by a Filipino artist who studied at Notre Dame here. No? I think it was high school 1960. His name is Bruno Silva. Ito naman, this is the bust of my grandfather. And if I'm not mistaken, this was done by my father, his son-in-law, who is married to Rosa, his eldest child. Itong bust na ito. My father was also an artist. No? Kalakip sa bawat memorabilia ang mga storya tungkol sa kanyang Lolo Paulino. General Santos also a well-traveled person no? Noong panahon na yon. Because as you can see from the stamps here, he traveled around. No? And one result of that, one consequence of that, no? It is if you look at the city of Gensan today, no? Nakita mo yung parang planning, no? All the streets lead to the plaza. I think he got that from his travels abroad. Another thing that really surprised me, no? How well he spoke English, no? Kasi maganda kanya, no? Ang kanyang syntax lahat, no? Ano, pati spelling lahat, kumpleto. Amazing. Really amazing person, yeah.
Wala umano siyang alaala ng kanyang lolo, pero malinaw ang mga kwentong ibinahagi sa kanya ng kanyang ina. Noong 1944, that was when I was born, and he died in 1945. So yung iba noon, wala naman dyan eh. So wala akong kompetensya. Being the eldest son of his eldest child, a daughter pa, no? I am sure I was put in a special place, I think, no? Nakilala rin ni Amado ang kanyang lolo mula sa mga kapatid ng kanyang ina na si Lourdes, Paulino Jr., Remigio, Elisa, Jose at Chahi na si Isabel o Bills. Ang natatanging buhay na pitong anak ng general. 93 years old na si Lola Bills pero matalas pa rin ang kanyang memorya. Malinaw pa sa kanya ang mga karanasan kasama ang kanyang Papa Paulino. Whenever the place was in the next hunger is Hindi niya rin makakaligtaan ang kabutihan ng ama. You read his personal letters, no? Manaming siya sa lola ko and sa nanay ko. As a matter of fact, we called our lola Generala, no? Because in the house, she was the boss. Kaya para habang buhay na manatili ang mga kwento tungkol sa dakilang general, pinangangalagaan ng NDDU at Pamilya Santos ang mga memorabilang ito dito sa museo. Isang aklat rin ang isinulat ni na Isabel, Amado, kasama ang kanyang inang si Rosa. I would like to see yung curriculum, sabi natin, ng eskwelahan to include the history of General Santos City. Kinakulang ko minsan eh. When you read the history book nowadays, it's really, you read about the history of the Philippines, no? Yeah, mostly Luzon yun eh. Di ba? No, we need somebody local, something local dito, no, for our students. And that is the way to preserve the memory and the history of this great city. Hangad ng Pamilya Santos na makilala ng bagong henerasyon ang kanilang Papa at Lolo Paulino. Mula sa mga alaala ng pamilya at kasaysayang inukit ni General Paulino Santos, sumibol ang isang selebrasyon na nagtatanghal ng mayamang kwento ng nakaraan. Ito ang Kalilangan. Hall of Famer bilang Best Tourism Event for Culture and Arts Category. Ito ang Kalilangan ng GenSan. Taon-taon kada buwan ng Pebrero, kasabay na paggugunita sa pagkakatatag ng unang pamayanan o settlement sa noon ay Buayan at ngayon ay GenSan. Ipinagdiriwang ang Kalilangan. Simula noong 1989, sa pagdiriwang, ikalimampung taong anibersaryo ng GenSan, taon-taon lang itinatanghal ang Kalilangan. Kalilangan kasi is a Maguindanang term, which means festivities. It can also connote Thanksgiving, merrymaking, fiesta. So I chose that word fittingly to and it was coined so that we could have a cultural celebration typically for General Santos City. Ipinida sa carrier event ng founding anniversary ang mayamang kasaysayan at makulay na kultura ng GenSan at ng Tri People. Ngayong taon sa pagdiriwang ng Diamond o 75th anniversary ng siyudad, tampok ang engrande at makislap na Kalilangan sa pangunan ng lugar na pamahalaan at ng Mindanao State University. Sa temang GenSan at 75, Living the Culture, sinimula ng piyesta sa isang grand ceremonial opening kung saan itinanghal ang musical presentation na pinamagatang Kinang. Bumida sa Oval Plaza Grandstand ang mahigit kumulang 200 local talents at performing groups ng siyudad.
sa mga awitin at sayaw, nagbalik tanaw sa kasaysayan. Well, ito yung papakita, no, yung samahan natin na Bota Christians, na IPs natin, tribe people na coexistence, no, nagsama-sama tayo for more than 75 years. This year is much different in terms of preparation, pinalaki, dahil we are remembering our foundation anniversary, the Diamond Anniversary of Jensan. Nilalokhan din ng mga general ang pagsisimula ng selebrasyon. Umarangkada rin ang iba't ibang aktibidad ng kapistahan. Tampok ang Tribe People Day. Piyesta sa barangay. Agri-fair. Mga palaro. Iba't ibang patimpala. At samutsaring atraksyon. Ang bawat aktibidad ay hiblang bumubuo sa matingkad na kultura ng isang general. Susunod, ang kwento ng pagyabong ng pamayanang itinaguyod sa Jensan na itinampok sa isang magarbong pagdiriwang. Ito ang 75. Bukod-tangi ang pagdiriwang ng kalilangan, higit sa kasiyahan, malalim ang akin nitong kabuluhan para sa bawat general at higit na para sa mga nagsimula ng mahigit 7 dekadang kasaysayan. Kasabay ng pagsikat ng araw ang pagsisimula ng parada ng lahi. Kalahok ang mga guro at estudyante mula sa DepEd Jensan. Binaybay nila ang Quintuna Park patungong Pioneer Avenue hanggang sa Plaza General Santos. Tampok sa parada ang iba't ibang kulturang bumubuo sa Jensan. Ang mga lumad, mga Maguindanaon at Kristiyano. Isinadulari nila ang pagdating sa dalampasigan ng buayan ni General Paulino Santos kasama ang 27 empleyado at 62 pioneer settlers. When President Quezon solicited his advice about in helping the tenants in Luzon and the Visayas, he asked my father's advice, and my father advised them that we vast and settled lands in Mindanao. When he was choosing the first batch of settlers in Mindanao, no, di siyempre ini-interview niya. And one criteria he had, no, he would look at their hands to see kung may mga kalyo. Because to him, that was a sign of somebody used to being a farmer and really working with his hands. Kabisado rin ni Roo ang kasaysayan tungkol dito. Si Roo ang dating pangulo ng Sons and Daughters of General Santos Pioneers. Noong February 27, 1939, 62 families sila na may kasamang 17 na professionals. Itong 17 na professionals na ito ay tinatawag na support group. Sila ang dapat na maging mga leaders at saka mag-guide yung sa settlement. So merong isang doktor, merong isang engineer, merong isang surveyor, merong isang mekaniko. Yung second, so may dumating na second batch and third batch. Sila ay binigyan ng 12 hectares na lupa para sa kahin at 1,000 square meters na lupa para homelot nila. At pinautang sila ng pera ng PNB para meron silang pansaka nila. Tatlong batches yan ang dumating. Mula sa araw ng pagdating sa bagong lupain, sinimulan ring itaguyod ang pioneer settlers ang agrikultura at kabuhayan. It took them about 5 months to finally bulldoze about 10,000 hectares ready for planting. Ang tatay ko was the first agronomist, agriculturist siya. Ang mga unang tinanim dito ay patatas at saka peanuts. Bukod sa pagsasadula ng salubungan, binigyang pugay rin ang bantayog kung saan inilagak ang labi ni General Paulino Santos.
at ng kanyang asawang si Elisa bilang pag-alala sa kanyang kadakilaan at kabayanihan. Ang kwentong ito higit pang tumingkad sa Kadsagayan sa Buyang Street Dancing Competition. Dagsa ang mga general at mga turista sa pagparada ng mga kalhok sa mga lansangan ng syudad. Sa Oval Plaza, nagpasiklab ng galing ang Haji Datu Saidona Pendoton Foundation College Incorporated ng Maguindanao. Sa Pagan National High School ng Maguindanao, JBT Caing Performing Arts ng DepEd Kiamba. Agaw pansin din ang performance ng Dadianga South Central Elementary School. James Chongbia National Trade School ng Kiamba. At Indak Kabataan General Santos City National Secondary School of Arts and Trades. Came from Germany, we have four police officers and we enjoy the festival. It's so amazing. We really like it. Happy Kalilangan Festival! Tinanghal na kampiyon ang James Chongbia National Trade School ng Kiamba. Our festival is just celebrating our peaceful coexistence and harmonious our relationship of the tribe people for the past 75 years. I would like to thank all the generals for actively participating in our 75th anniversary. This is truly a Diamond Foundation anniversary of the city with all the stakeholders and all the constituents actively involved. Inabangan din ang tagbuan sa kasadyaan closing ceremonies kung saan tampok pa ang iba't ibang pagtatanghal. Nagliwanag naman ang kalangitan sa magarbong fireworks display. Nagtapos man ang kalilangan, pero hindi ang pag-alala at pagbibigay halaga sa kasaysayan at kultura ng Gensan. Salamin ang 75 taong kasaysayan ng Gensan sa katatagan, galing at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Kasaysayan na pinanday ng isang general at pinagtibay ng mga taong karapat-dapat din sa titulong generals. Hanggang sa marami pang taon ng ating pagpupunyagi. Ako po si Ann Santos, apo ni General Paulino Santos. Maraming salamat sa pagsama niyo sa ating paglalakbay. Magandang umaga, mga kapamilya! Kapayapa.